Po. Good morning, good afternoon, good evening. Ayan, kaka-uwi ko lang galing sa school. Ito po, pwede po, ano ba yung makakuha ng lahat ng price list? Ano ba yan? Ang daming price list. Kukunin yung maraming price list. Wait lang po, ang hirap magbigay ng prices pag marami. Kasi, ayan, pag may gusto kayong items or yung price, please punta kayo sa description box. Tapos may link doon, pindutin nyo, punta kayo sa page ko. Dalawa yan, Mary Ann K. Vlogs, tsaka Japan Jewelry. Kahit saan po dyan, pwede naman po ako mag-reply. Opo. Ito po ay ipiplex ko today. Yan, may videohan natin. Ang M-Cut 50 grams bracelet, 20 cm. So, ito na nga. Mabilis ang video ko lang to kasi mamaya ay iship ko na to. Hihahabol ko to para makarating agad kay Sir. Yes. Yan. Thank you po, sir. And sa kanyang napakabait na asawa, ma'am. Thank you po sa inyong dalawa. Ayan. Arigato. Ito yung na-order niya po. M-Cut na bracelet. Ayan siya. Ito daw ngayon ang sa Pinas. Kailangan daw may ganito. Hindi ko alam. Kasi usually dito sa Japan, bihira yung may ganito. Minsan meron, minsan wala. Ayan. Lucky kasi nakuha ko meron. Ayan. M-Cut or M-Triple Cut 50.44 grams to. 20 cm. Hindi po laging same grams. Minsan, 50 grams. Yan, like this. Minsan naman nasa 50, halos 51 grams na siya. Minsan, saktong 50 lang. Opo, iba-iba ang grams. Hindi pwedeng, gusto ko na 50.44. Hindi po kaya yon. Kasi, every slot po, iba yung grams ng gawa. Opo, ayan siya. Ang ganda. And, note po, hindi po kami per grams. Per piece po kami. Dito sa Japan, ganun ni per piece. Nagtataka nga ako, buti sa Pinas per grams. Dito po, ang pricey. Mahal kayong gold. Promise, kahit mag-Japan kayo, magpunta kayo dito, makikita nyo yung price. Sabihin nyo, oo nga, ang mahal. True. Opo, true yan. Totoong mahal siya. Pero, quality naman po at saka maganda. And, sure kayo na Japan gold po. Kasi nandito nga ako sa Japan, diba? So, ayan. Wait lang. Nagyante sa lagayan. Magag-gloves lang ako. Kasi 50 grams to. Ayoko naman na magasgasan. Diba? Ayan. Hindi ko naalisin yung pinaka dito. At saka hindi ko siya susukatin. Kasi malaki siya sa akin. 20 grams. Gaganitin lang natin. Ayan siya. Ganyan. Diba? Ay! Yung lapad niya yata 1.75. Kasi nakalagay dito 1.7. Parang yun yung pinakalapad niya. Ewan ko lang. Ayan o. May nakalagay na 1.75. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Ang feeling ko, dito yung 1.7. Ayan siya. Ang kapal. May naka-order sa akin dati, 8 cut naman, 50 grams necklace, tsaka 50 grams bracelet. Sinend ko sa Cebu, sa kay Madam. Oo, suki ko rin yun. Ayan. Tapos sa ano, Agusan del Sur, okay naman lahat ng mga nasa-ship ko. Ayan siya, makapal siya. Opo. Okay na okay siya. Oo, di ba? Tingnan natin, triple cut siya, hindi double cut. Kapag, pag, ano ba to? 50 grams na siya, tatlo na yung lakan niya. Dito sa side, ayan po, dito sa side niyan. Tapos ang laki nung lakan niya, di ba? Tapos ang lapad nito. Ang tigas, brand new po kasi. Teka lang, nahirapan ako magbukas. Okay, ayan. Nakita nyo sa loob, ayan. Meron siya ditong mark na K18 dito. Tapos dito naman sa kabila yung parang Japan-Japan enemies. Hindi ko alam tawag eh. Ayan, parang may plug siya ng Japan, ganun. Basta pag mag-order kayo, laging may ganyan po yan. Pag yung manipis, alam ba, 5 grams, 10 grams, yung pinaka-plug minsan nasa labas or nasa loob, nasa ganun eh. Nasa ba yung 10 grams ko? Wait, hanapin ko ah. I have 20 grams necklace. Hanapin natin eh. So, like this one, may 20 grams necklace ako. 8 cut to, pero asa loob din yata to eh. Asa loob yata yung pinaka-marking niya. Sige, asawa ko. Tungan mo, 50 grams. Ang kapal. Yung ano, bracelet. Pero hindi naman kasi sansot ang bracelet eh. More on necklace siya. Ayan yung, ito yung, ano, 8 cut. Ito naman yung M cut. Ayan. Tingnan nyo. Ba't magkaiba kulay? Ito bagong luto. Ito, nakastock kasi nakalagay dito sa lagayan ko. Pero same na brand new. Ito bagong gawa. Bagong, fresh na fresh siya galing sa luto. Oo. Pina-reserve ko na agad. Sige, oh, kailangan ko yung promise, please. Ayokong ma-post. Magagalit sa akin si sir. Bira lang. Sige,
syempre, alam nyo, ang pinaka importante sa negosyo natin, sa negosyo ganito, kailangan yung trust. Mahirap na wala yun. So, yung pera, madaling kitain, pero yung trust, ang hirap kaya nung pag nawala. So, ayan yung 20 grams. Tinan nyo, ito. Tsaka dito, yung lapad niya. Times 2 yata eh. Tingnan nyo. Diba? Lumiit yung 20 grams natin. Sa pag ganyan, ayan, ayan. Ganito ang itsura ng 20 grams. Siya. Mas makapal talaga. Tingnan nyo. Okay. Bracelet. Kasi bracelet din itong isa eh. Pag bracelet naman na 20 grams, medyo makapal din. Pwede na sa babae. Pero pag lalaki, gusto na makapal. 30, 50, or 100 grams po. Ang pwede. Ang mas recommended ko. Minsan may sasabi, gusto nang makapal. Sabi ko, ay sir, pag gusto nyo na makapal na makapal, mag 50 or 100 grams ka na po. Kasi yung 30 grams, makapal din po yun. Pero not expect na sobrang kapal. Eh, ito kasi triple cut na siya, diba? Ay, triple lock. Diba? Tapos yung tawag dito po is M triple cut. Pag pinaiksi mo M cut, M cut lang naman tawag namin. Nakalagay po dito yun, no? M triple cut. Naka-Japanese siya. Ayan o. M cut to triple. Triporo. Katakana po yan. Okay? Alam ko lang katakana, hiragana. Yung kanji, konti lang po ang kaya kong basahin. At nag-aaral akong kanji, hindi po mapasok sa utak ko. Diyos ko, ang dami kong libro. Magugulat kayo, alam yung student ako. So, i-grams natin ha, para ma-sure. Diba? Ayan, wait lang. Galing ako sa school ng anak ko, napagod ako. Opo. So, ito siya. Ilagay natin na. Wait lang. Ika-grams ko, sir. Ordered ni Sir Bong. Thank you po, sir. 50.4. Okay. Ayan siya. Ha? Triple lock yan. Tatluhan yung lock niyan. Yung malaki na sa dalawang side by side, gilid-gilid niya. Mayroon. Oh, di ba? Ang ganda. Parang di, nakalimutan ko, triple lock pala yung ganito. Kasi yung na-order sa akin na MCAT, parang double lock lang. So, triple pala yun. Kasi bihira sa akin may mag-order ng M, ng ano, 50. Madalas, ang order sa akin, 30, 20, 10 grams. Oo. Lalo ng araw, mura yung ganito. Ngayon, biglang taas talagang mahal. Pero, don't worry po kasi kahit na pricey siya, yung quality niya magandang maganda po. Ayan o. Nakikita niyo naman sa itsura, bagong bago yan. Wala pa yung, ano, first owner. Walang ibang gumamit niyan. Diba? Pag brand new, talagang brand new, bago. Ito nga, nag-wait pa talaga si sir. Nang natagalan kasi, nung one pa siya nag-order, ano na ngayon. Diba? 3 weeks inaabot. Pasensya na po. Kasi sabi, ginagawa pa, niluluto pa. Sabi ko, ala, bilisan nyo na. Hilaw na lang kaya. Kasi ginagawa ito, diba? Parang niluluto nila. Hindi ko alam paano magluto. Ayan, ang ganda. Pero tingnan nyo. Ilapit natin ha, ipiplex natin. Ang ganda. Oh, diba? You see? Iba yung kulay niya. Kasi malalaman mo agad na bago pa kasi ganyan ang kulay. Ganito ang kulay. Nakita niyo naman yung 8. Yung 8 kat pinakita ko kayo na yung kulay niya. Medyo madark na siya kasi pag nahangina, nag-iiba yung kulay ng gold. Kahit naman anong product eh. Kahit pagkain, di ba? Na-oxidize siya. Ano ba tag sa Japan? Sa English, no? Ito kasi parang, ano siya? Parang yung mga, halimbawa yung garlic, pag nahangina siya, nagiging blue. Or yung apple din, pag nahangina, nag-iiba kulay. Yung gold din po, ganun din. Hindi naman siya peke. Ibig sabihin, pag medyo mag-iiba yung kulay niya talaga. Kaya pag brand new like this, bago pa siya, ganito yung tsura niya. Pero pag matagal na siya, medyo magda-dark siya. Siguro sa hangin, tsaka sa mga likabok. Pero, pag gusto nyo bumalik sa bago siya, na ganitong kulay, papalinis nyo lang. Babalik na naman yung sa bagong kulay niya. Ganun lang po yun. Ayan po. Mamaya, lilipad ka na, papinas. Okay. Tapos, nagpabili si sir ng mga chocolates. Isasama ko na yun. Dinagdagan ko na rin. Opo, ng bonggang-bongga. Ayan. Mm-mm. So, thank you po sa pag-trust and sa pangamay-like ng ganitong items. PM me. Opo, kasi ang hirap magbigay ng price dito. Ay, pwede ka naman. Pwede ako magbigay ng price pala ito. Nabili ito, nakuha niya sa akin ito ng ano.
265,000 pesos. Ayan, wait lang daw, sabi ng isang buyer. Sabi ko kasi, ma'am, andito na yung items mo. Pero okay lang, ma'am. Naka ba? Nakapag-down na si ma'am eh. Ganun ako, pag naka-down na kasi, nire-ready ko na para no hassle. Alam nyo ba ito ngayon, 265 to, November 19, 2023. Pero i-upload ko to sa bukas pa, sa Monday, kasi i-edit ko pa siya eh. Ayan siya. So, pero nung ngayon, bigay ko to kay sir ng ganong price, pero mas mahal na siya. 265,000 pesos to nung nakuha niya, di ba? Nag-discount na ako. Ngayon, tinotal ko, aabot na ng 270,000 pesos. At sabi ng iba, ang mahal ang tinda mo. Opo, kasi mahal po dito eh. Mahal yung kuha ko eh. Kung mura ko naman yung nakuha, why not? Mura ko rin siya yung bibenta, di ba? Tapos magbabayad din ako ng tax, etc. O, di ba? Opo, pero ang a-assure ko sa inyo na tunay yan at hindi ako nagbibenta ng peke. Dahil malalagot ako. Yung una kong mga suke, halimbawa una kong umunang umorder sa akin, relatives ko, tsaka mga Pinoy. So alam niyo naman, pag Pilipino tayo, saan natin dadalhin ang items? Pawn shop. So, yun na sinasabi ko, paano malalaman na tunay? Ay nako po ma'am, sir, dalhin niyo na po agad sa pawn shop para tapos usapan, di ba? Pag dinala mo yan doon, makikita nila, ma-appraise mo. Hindi naman, hindi mo makukuha yung ganung price agad na ganung price. Kasi syempre, kakabili mo lang eh. Makukuha mo yung, halimbawa yung price, tataas yung value niyan kapag matagal na. Ba 5 years, 10 years. Iba na yung price times 2, times 3. Ba't ko alam? Kasi may mga items ako na nabili nung mga, nung una ko nag-work sa Pinas, silver una ko nabili. Tapos nung medyo lumaki na yung kita ko, bumibili na ako ng gold guide na sa Pinas ako, Japan gold. Nabili ko yung, halimbawa 20 grams ng 10K. Diyos ko, that's ano yon, mga 17 years ago, 18 years ago. Tapos pag nabenta ko siya ng yung 20 grams ng 40K. So 30K yung tinubo ko. Pero after kasi nang matagal ko bago ko nabenta yon, kailan ko lang binenta nung kailangan ko ng pera, ganun ba? Kaya ang gold talaga tumataas siya, sulit. Kahit na sabihin mo na 265 to ngayon, di ba? 265K ko nabenta to, plus shipping. Pero, hindi ko na yung mabibenta ng ganong price sa iba kasi mas tumaas po siya. Promise. Tagang gipit. Anong gipit? Nagulat ako sa kanya. Tumaas na naman. Eh, ang Japan pa naman panay tax dito. So, tax slave dito. Tapos alamin pa namin binabayaran kung ano-ano. Pero, ang maganda nito, makikita mo yung mga sa labas maganda. May napupuntahan yung tax mo. Opo. Kaya okay na okay. Ayan siya. So, ito po ay maganda. Pag binili, pag umarkay na ito ngayon sa akin, 270 na siya. 270K plus shipping. Pwede pa po yun magtaas, lalo na December na next month. Pataas ang pataas gold yearly. Hindi lang yearly, daily. Promise. Yung mga nakita nyo sa internet na ganito ang price per grams, oh yes, that's one. Pero hilaw yun. Ibig sabihin, yung per grams na yun, hindi pa yung gawa. Gagawin to, magbabayad ka ng labor. Diba? Gagawin mula doon sa gold na per grams, hindi naman ibibigay sa inang pang ganun lang, di ba? Yung panggawa nila, syempre magbabayad sa labor, sa shop, doon sa tax, tapos sa kuryente, tubig. So, kaya tumataas yung value, di ba? Sa akin, yan, I give the best price. Opo, medyo pricey nga siya, pero sulit naman po talaga. Dahil ang ganda niya. Hindi po kayo magsisisi dahil mabigat siya at saka hindi siya hollow. Pwede niyo ibabad sa tubig. Alam ba, maliligo, magdadagat kayo. Pwede niyo suotin. Opo, ayan. Solid siya. O, di ba? I mean, hindi siya yung ampaw. Kasi merong items, may mga items na iba na malaki tingnan pero magaan. Ito, mabigat po siya. Siksik. Yes. So, ang haba na ng video ko, gumen. Ang daldal ko, promise. Thank you po for watching this. And pipicturean ko na para ma-flex ko sa inyo. Then, i-ready ko na yung parcel. At parating, pupunta na ako sa post office. Dadaling po to sa malayo. Ihahabol ko to ngayon eh. Kahit pagod nyo. Oo, kailangan ko to i-ma-ship para makita na ni sir at magamit niya na to. Thank you po talaga. Ayan, sa pag-order. And, pag may gusto kayong order na iba, PM me. Don't worry. Marami akong suki na nagaling din dito sa YouTube. Arigato gozaimasu.
Thank you!